Before you invest in something, invest in time to understand it. Kung nagbabala ka mag-invest ngayon o nakapagsimula ka ng mag-invest, it is very important na maintindihan mo muna ang papasukin mo na investment. Hi everyone! Hi Dreamers! This is Nell Sembrano. And if you think kailangan mong malaman itong 10 rules na sasabihin ko in this video para makapag-invest ka na the right way, watch this video until the end. Kung sa tingin mo nakakatulong itong video ko sa iyo, please consider to subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong new video. Hindi naman kinakailangan na maging komplikado o mahirap ang pag-i-invest, pero merong few golden rules para matulungan ka sa tamang desisyon at ma-achieve mo ang financial goals mo sa buhay. Tandaan mo rin na kahit gaano ka kadisiplina sa pag-i-invest at anumang investing rules ang susundin mo, investing involves risk. Pero mas mataas ang risk na malugi ka o mawala ang pera mo kung di mo inaaral ang investment na papasukin mo. Yan ang nangyayari sa mga taong naloloko sa scams. So kung gusto mo mag-invest, here's the 10 golden rules na kailangan mong malaman. Rule number 1, gumawa ng workable plan. Most people don't plan to fail. They just fail to plan. Kaya kung balak mo mag-invest, importante po na magplano at mag-set ka ng financial goals mo. Ano-ano ba yung mga financial goals? Nagsimula ako by investing sa long-term healthcare. Kumuha rin po ako para sa tatay ko. Pareho ko nang natapos few years ago. After nyan, kumuha rin po ako ng life insurance with PDF or investment. At ngayon, binubuo ko naman ang retirement fund ko. Yan po yung akin, yung sa'yo. Kaya simulan mo na mag-set ka ng goal mo at dapat may kakabit yun na amount at time frame how long ka mag-i-invest to achieve your goals. Itong goals mo rin ang magde-determine or magsasabi saan mo dapat ilalagay ang pera mo. Kapag di mo ginawa itong rule number 1, lahat ng rules na mapapakinggan mo in this video ay magiging useless. Panoorin mo rin itong video ko na complete financial planning guide mamaya. Tapos, explain ko later sa rule number 4 yung short-term and long-term goals. Rule number 2, mag-invest hanggat bata pa. Start saving money early. Time is your friend. Kung nasa 20s ka pa lang, simulan mo na mag-ipon para madali na para sa'yo ang mag-invest later kasi sanay ka na nagtatabi ka ng pera. On the side note, di ka na rin magiging masyadong attached sa pera kaya pwede mo na siyang hayaan lang na lumago sa mga long-term investment. Tingnan mo itong illustration. Comparison ito between Mr. Invest Early and Mr. Invest Later. Pareho po silang nag-invest for 10 years only. Si Mr. Invest Early nagsimulang mag-invest ng 21 years old pa lang siya, tapos huminto ng 31 years old. Habang si Mr. Invest Later started at the age of 36, pero nag-invest siya ng doble kay Mr. Invest Early for 10 years also. Kahit na doble yung investment niya compared kay Mr. Invest Early, hindi pa rin po nakahabol si Mr. Invest Later sa investment nila at age 60. Kita mo kung gaano kabait sa'yo ang time lalo na kung bata ka pa? Rule number 3, don't put all the eggs in one basket. Diversify your investment. Alam naman natin itong kasabihan na to na huwag daw nating ilagay lahat ng itlog sa isang basket lang. Dahil kapag nabagsak po ang basket, bagsak lahat ng itlog. Importante na i-apply din natin ito sa investing. Kailangan ikalat mo yung pera mo sa iba't ibang assets or investment para di ka nakadepend sa isang investment lang. Ibig sabihin lang po nun, kung hindi maganda ang performance ng isang investment or di gaanong maganda ang returns, yung ibang investment mo ay maaaring i-cover ang possible losses. Though alam naman natin na walang guarantee. Rule number 4, mag-invest for the long term. Long-term goals yung mga investment na more than 5 years mo pa kakailanganin tulad ng long-term healthcare na 7 years ka na maghuhulog, then 13 years ang waiting period
Saka yung long-term healthcare, gagamitin naman natin yan kapag retired na tayo or matanda na tayo. Retirement fund na usually kung age 30 ka, mga 20 years or more mo pa kakailanganin. And college fund kung 1 year old pa lang ang anak mo. Matagal-tagal mo pa yun kakailanganin. Short-term goals naman, yung mga assets na less than 5 years mo kakailanganin. Like emergency fund or any fund na kakailanganin mo in less than 5 years. Ito lang po yung tandaan mo. Huwag mong i-invest ang pera mo sa long-term investment like stocks, real estate, equity mutual fund kung para yon sa short-term goals mo dahil pwede kang malugi nun. And syempre, kung long-term ang goals mo, ilagay mo sa long-term investment ang pera mo para naman lumago pa ang pera mo. So kung nag-i-invest ka, dapat think long term. Marami kasi sa mga Pinoy, pag investing ang pag-uusapan, laging unang tanong, kailan pwedeng ma-withdraw? Rule number 5, kung masyadong too good to be true, huwag mag-invest. Mag-ingat sa mga investment na too good to be true. Huwag na huwag kang sumunod sa ginagawa ng karamihan dahil lang lahat ng kakilala mo ay nag-i-invest dito. Gawin mo yung assignment mo muna na pag-aralang mabuti bago mag-invest. Pag-aralan mo muna paano kikita ang pera mo. Saan ba ini-invest ang pera mo? Bakit masyadong malaki ang pinapangako sa'yo na rate of interest? Pustahan tayo pag nagsabi ng guaranteed na kikita ang pera mo, di yan legit. Kasi po, walang tao magsasabi na guaranteed ang return sa investments lalo na kung sobrang taas ng interest na ipinapangako sa'yo. Matanda ka na, nararamdaman mo naman yan kung masyadong too good to be true, di ba? Halimbawa na lang, yung mga investment na naging sikat few years ago, halos lahat ng tao nag-invest sa mga yon. Natatandaan mo ba yung mga yon? Kahit mga pulis, di ba, nag-invest doon at kilalang tao, naging biktima ng mga ganong investment. Marami po akong mga kaibigan na nag-invest din doon. After ilang months of hype, ayun, nawala na parang bula ang mga pera nila. Rule number 6, huwag mag-invest sa investment na di mo naiintindihan. Kaya bago mo i-invest ang pera mo sa kahit anong investment, magbigay ka po ng time na mag-research at pag-aralan muna ito para mas maintindihan mo paano ito nag-work at kung gaano kalaki ang risk na involved. Kaya mo ba yung risk na meron yung investment na yun? Kapag gusto mo rin mag-invest sa isang negosyo, siguraduhin mo rin na alam mo anong negosyo ang ginagawa nito at kung paano ito kikita in the future. Kaya nag-enroll din ako sa IMG para alam ko yung mga investment concepts at naturuan din ako na huwag maging padalos-dalo sa pag-i-invest. Aral muna bago mag-invest. Rule number 7, panatilihin na mababa ang management fee. Malaki ang impact ng management fee sa investment mo. Kaya importante na i-consider mo ito kapag namimili ka ng investment at paglalagyan mo ng pera mo. Kasi baka mamaya, mas malaki pa ang charges or management fee kaysa sa return ng investment mo. Isa sa mga benefits as a member ng IMG ang zero entry fee sa mutual fund. Ibig sabihin lang po nun, wala ng management fee kapag nag-i-invest po kami sa mutual fund for initial and additional na investment. Napakalaking bagay na yan para sa aming mga investors. If you want to know more about IMG, punta ka lang sa link na makikita mo dito sa screen para malaman mo yung iba pang mga benefits bilang part ng IMG. Rule number 8, huwag mong timingan ang market. May dalawang klase po ng stock investing, direct and indirect investing. Direct investing ay yung ikaw mismo ang bibili ng shares of stocks at ikaw din po ang magbebenta. In short, ikaw ang magmamanage ng investment mo. Pwede mo yung gawin kung meron kang time na pag-aralan ang trading. Indirect investing naman ay merong fund manager na magmamanage ng investment mo. Halimbawa, mutual fund. May fund manager na po na mas expert sa atin ang magbabay at magsesell po ng shares. Piliin mo yung indirect investing kung ayaw mo sumakit yung ulo mo at wala ka pong time na pag-aralan ang galaw ng market. If you think long term in investing, huwag mong timingan ang market. Kasi di mo naman malalaman talaga kung kailan po bababa at tataas ang market. When you invest consistently, like every month sana, whether mataas or mababa ang market, ay makakatulong po sa'yo yan para maging committed ka sa pag-i-invest long term at mataas ang possibilities na ma-achieve mo yung mga financial goals mo na sinet mo sa rule number 1. Huwag ka rin pong magpapanik kung biglang bumaba ang market. Huwag mong basta-basta i-withdraw ang investment mo like yung nangyari nung start ng pandemic dahil history repeats itself. Taas-baba man ang market, pataas pa rin po yan kung titingnan mo ng long term.
Rule number 9, pag malaki ang returns, mataas din po ang level of risk. Mas maingganyo kang mag-invest kapag mataas ang return, di ba? Pero mataas din po ang risk niya na malugi ang investment mo. So, pag-isipan mong mabuti ang investment strategy na gagawin mo. Kaya baka mas komportable ka to invest in less risky investment kahit di ganong kalaki ang return. Pero syempre, tandaan mo rin na walang investment na walang risk. At may chance talaga na malugi ka, pero mababawasan naman po ang risk na yon kung gagawin mo ang mga naunang rules, lalong-lalo na itong rule number 10. Rule number 10, protect your investment. Diba sinabi ko sa rule number 4 na mag-invest ka for the long term para lumago talaga ang pera mo? Paano naman kung nagkaroon ng emergency at kakailanganin mo ng pera? Kaya importante itong rule number 10 that you should protect your investment. Paano mo naman gagawin yun? Bago ka mag-invest sa long-term assets like real estate, stocks, and mutual fund, make sure na extra money lang ang i-invest mo at hindi dito nakasalalay ang pang-araw-araw na gastusin mo. Dapat meron ka ring emergency fund. Meron ka rin dapat na life insurance at napaka-importante na meron kang short-term and long-term healthcare. Dahil ang usual emergency po natin ay ang pagkakasakit, di ba? So make sure to protect your life and health bago ka mag-invest. Kung gusto mong matutunan saan ka magsisimula ng pag-iipon at pag-i-invest, grab a copy of my ebook. Libre po yan. Diyan ko in-explain ang 8-step ipon and investment guide. All you have to do is go to the link na makikita mo po dito sa screen. Lalagay ko rin yung link sa description box or sa comment below. You need to input your email address para mapadala ko sa iyo ang copy ng ebook. Sigurado po ako na makakatulong sa iyo yan. Let's summarize itong 10 golden rules of investing. Rule number 1, gumawa ng workable plan. Rule number 2, mag-invest hanggat bata pa. Rule number 3, don't put all your eggs in one basket. Rule number 4, mag-invest for the long term. Rule number 5, kung masyadong too good to be true, huwag mag-invest. Rule number 6, huwag mag-invest sa investment na di mo naiintindihan. Rule number 7, panatilihing mababa ang management fee. Rule number 8, huwag mong timingan ang market. Rule number 9, pag malaki ang return, mataas din po ang level of risk. And rule number 10, protect your investment. Kung nakatulong sa iyo ang video ko na to, make sure to like, comment below, and share it para madami ang makakita nitong video. I personally congratulate you for taking the first step towards your goal na magkaroon ng time and financial freedom by watching this video. Next na panoorin mo itong video na to para masimulan mo na ang rule number 1. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in our next video!